Gusto ko kasi tuloy-tuloy pag kumain. Excuse me. What's up mga kapusang totoo? Andito na naman po ang pusang ina nyo. Welcome back to my channel. And if you are new to my channel, thank you so much for visiting. And I hope you can support pusang ina nyo by scratching that subscribe button. Include na rin the bell icon for you to get notified whenever I upload new videos or whenever I go live. I also have other social media accounts. If you want to follow me, ito. Ito yung aking Instagram, Twitter, TikTok, and I also have a Facebook page where I usually announce yung mga ganap like mga paraffle, ganun. So for today's video, i-share ko sa inyo yung food na o-orderin ko sa Food Panda. Yes, tama ang dinig nyo, o-orderin ko pa lang. So wala pa dito yung food, kaya wala pa akong idea kung ano ang i-share kong food sa inyo. Dahil maraming time ang pusang ina nyo kahapon, nilista ko lahat ng pagkain na pwedeng mabili sa Food Panda na available for delivery dito sa area namin. And guess what? Meron akong nalista na 356 na kainan. Grabe ang dami, no? Hindi ko akalain na ganun kadami kasi usually pag nagpo-Food Panda kami, ang ino-order lang namin, Jollibee, McDo, KFC, ganun. Now, since napakadaming pagpipilian, gagamit tayo ng ruleta ng kapalaran. At kung interesado kayong malaman kung ano ang ating kapalaran ngayong Food Panda Friday, just keep on watching. Okay guys, ito na ang ating ruleta ng kapalaran. Ayan, nakalista na lahat ng store. Super dami. 356 na kainan na available sa Food Panda for delivery. Alphabetically arranged siya. Kaya bago natin i-spin ang ating ruleta, i-shuffle muna natin. By the way guys, meron ditong mga kainan na milk tea lang or kape lang. Kapag yun ang napili natin, o-order pa tayo uli or pipili pa tayo uli ng isa pa para sa ating food. Siyempre, hindi naman pwedeng puro panulak lang. Dapat meron din siyang tutulakin. Okay. So, ayan, na-shuffle na natin ng bongga. Now, alamin na natin kung ano ang ating kapalaran ngayong Food Panda Friday. Are you ready? Let's do this. Oh my God. Ano kaya to? Uy! Katitai's takoyaki. Yan ang ating winner for today. So, i-remove muna natin siya para sa ating next Food Panda Friday, hindi na natin mauulit yan. Okay. Tara, orderin na natin. So, ito yung mga options niya. Meron tayong octopus with mayo,
nori katsuboshi toppings for from 66 pesos. Tapos mayroong cheese. Yan yung mga popular food nila. Tapos, ano pa ba? Meron dried shrimp, crab meat, salted egg, cheese. Okay. So, try natin, syempre, ang cheese. Hindi pwedeng mawala. Hindi ko alam kung ano yung katsuboshi at aonori. Pero add natin yan. At kailangan spicy. Okay. Try din natin ang crab meat. Lagyan natin ang katsuboshi, aonori, and kailangan sweet and spicy sauce. Gusto ko rin i-try ang try natin tong octopus dahil popular menu nila to. Okay. That's a total of 243 pesos. So, 81 pesos each. At ang delivery fee natin is 59 pesos. So, let's order it. Okay, so after 30 minutes, nandito na siya. Dumating na rin sa wakas. So, ito na po ang ating pinaka-iintay. Dumating na ang ating order. And, ito na siya. Katitay's Takoyaki. So, tatlong flavors uli yung in-order natin. Yung cheese, octopus, and then crab meat. Yan. Presentable naman siya nung pagdating. Tapos, ayan. Makikita nyo naman dito, kung let's say katulad ko, na-order kayo ng iba-ibang flavors, hindi kayo mali dito dahil meron siyang mga ano dito. Yung dito nakalagay yung mga flavors, tapos may checkmark kung alin ang alin. Tapos, sinaling ko na rin yung sauce natin, yung sweet and spicy sauce. Kaya, without further ado, simulan na natin tikman ang Katitay's Takoyaki. And before anything else, don't forget to wash your hands and then follow up tayo ng ating alcohol. So, simulan siguro natin sa cheese. Kasi alam nyo naman na favorite ng pusang ina nyo ang cheese. So, simulan natin dito. Okay. Uy! Okay, hindi siya tinipid sa mga toppings niya. Amoy malansa siya kasi nga ito yung mga seaweed kineme. Feeling ko dahil dito sa mga ito, mga ganyan. Nakalimutan ko anong tawag dito. Basta. Ayan. Hindi ko first time kumain ng takoyaki. Kumakain talaga ako ng takoyaki. And, hindi na bago sa akin yung panlasa niya. Dito tayo, dito magkakatalo sa breading siguro or sa timpla nung yung flour, yung bilog mismo. Okay, let's start. Hindi ko alam kung yung anghang niya nang gagaling dito or do sa sauce. Teka. Subukan nating kainin ng walang sauce. Ito, kasama yung mga toppings. Ayan. Solid naman siya. So, yung sauce or yung spiciness nang gagaling talaga sa sauce. Masarap siya. Hindi siya yung, kasi yung ibang takoyaki parang hangin lang yung laman. Yung, I mean, mukha lang siyang malaki. Pero pag kinain mo parang hangin. Ito, solid. Solid yung, ano niya. Yung laman.
try naman natin yung next na flavor, which is crab meat. Mas masarap siya kung mainit. Yun nga lang, minsan, naiinis akong kainin ang takoyaki kapag mainit. Kasi, di ba, yung, lalo na pag yung init niya nanggagaling sa loob, kaya pagkagat mo, mapapaso yung dila mo. Ngayon, tikna natin kung malalasahan natin yung crab meat, kasi may ibang takoyaki na tinipid yung loob or yung laman. Okay. Yung crab meat, masarap naman siya kasi kumakain din talaga ako ng crab. Lasang-lasa yung crab. Problema, may mga balat ng crab na nasama. Ayan, hindi naman siya malaki or ano, pero ayan. May nakuha akong mga shell ng crab. Yun yung problem. Hindi mo ma-enjoy kainin yung crab meat flavor ng tuloy-tuloy. Kasi nga, meron kang mga matitikman na shell. Pero, masarap siya. Flavorful siya. Malinam na lasang-lasa mo yung crab. Maraming nangyayari sa lasa. At, masasabi mo talaga na, kunyari, walang nakalagay na label. Hindi nakalagay kung anong klaseng takoyaki siya. Pag tinikman mo siya, masasabi mo or pwede mong ma-identify na ito yung crab meat kasi nga malasa siya. So, mamaya ko na to tatapusin. Hindi siya enjoy kainin. Yun ang problema sa kanya dahil may mga shell at ayoko nang ganon. Gusto ko tuloy-tuloy ang kain. So, mamaya ka na. Ikaw ang ihuhuli ko. Next, we have octopus. Ang ating final na flavor. Ito yung bestseller nila or yung popular sa Katitay's Takoyaki. Yung cheese at yung octopus. So, hindi naman tinipid yung mga toppings. Dapat lang na hindi nila tipid eh, kasi merong extra charge sa mga yon, 10 piso, tsaka yung isa, 5 piso. So, dapat lang na hindi nila tipid eh. Try na natin ang octopus. So, kung irarank ko sila, number 1 ko is yung cheese. Number 2 ko is yung octopus. Tapos yung octopus na filling ng takoyaki, mararamdaman mo, malaki siya. Kasi nga, meron akong nakain before na as in kapiranggot lang yung octopus sa loob. Kaya parang wala lang, hindi mo masyadong malasahan. Tapos, malinamnam yung pagkatimpla nung ano, ang tawag ba dito? Basta yung, di ba tinitimpla ito, may flour, may kineme, breading? Breading ba ang tawag dito? Basta yung breading niya, malasa. And last ko is yung crab meat. Pero masarap pa rin naman yung crab meat. Kaya ako lang siya last sa siya yung top 3 ko just because may mga shell akong nakakain and naiinis ako sa ganun yung may na iistorbo yung kain ko dahil may tinik, may keme, may yan, may shell. Gusto ko kasi tuloy-tuloy pag kumain. Excuse me. And feeling ko mabubusog ako ng husto dito kasi nga yung breading niya siksik-liglig. Alam mo yun? So, hindi siya yung parang hangin lang yung loob. Kaya, ang masasabi ng pusang ina nyo, pasok sa panlasa ng pusang ina nyo. Ito, Katitay's Takoyaki na nabibili sa, or available sa Food Panda.
based dun sa information nung in-order ko tong katitis takoyaki, nasa food court siya ng SM Grocery. So, yung mga nasa ground floor or lower ground, usually ng SM. Siguro, mga ano lang to, yung kiosk lang, yung mga stall, hindi talaga siya yung restaurant or what. Mga stand lang to. Sa presyo, 81 pesos each, kasi nagpadagdag ako ng toppings, diba? Additional 15 pesos yon. Pero kung hindi natin lalagyan ng toppings, lalabas na 66 pesos siya. Sulit na siguro yung 66 pesos kasi wala akong idea kung magkano talaga ang takoyaki kasi 4 pieces siya, 66 pesos, tapos masarap. So, for the price, okay siya. Kaya, good siya sa akin. Alright, so that's all for today's Food Panda Friday. I hope you enjoyed our video for today. If you liked my video, if you enjoyed this video, please hit the thumbs up. If not, thumbs down, that's fine. Ang mahalaga na i-share ko sa inyo itong bago kong tuklas na food. So order na, hanapin nyo na sa Food Panda itong Katitay's Takoyaki. Sulit naman siya. I hope meron akong maganda or meron kayong nakuhang idea para sa inyong merienda. And I'll see you next Friday for our next Food Panda Friday. Bye! Ay, ayoko na to. Balik tayo sa cheese.